Yo, what's up, Romatic Works? May customer tayo ngayon na Hyundai Accent 2012 RB yan. Automatic transmission. Ang concern ng customer, okay naman pagka pinaandar. Okay naman, nandun yung park, reverse neutral drive, 1-2. Pagka nakatakbo na siya mga sir, bigla na lang siya nagli-limp mood, yung sabi niya. Tapos, nung in-scan ko, ang fault code niya, P0743, o torque control, hindi siya common eh, na problema ng accent. So, ngayon, tinignan natin yung sasakyan, kasi sabi ni sir, baka daw ECU. P0743, sir, no? Oo. P0743, yan, P0743, torque converter clutch circuit electrical. So, electrical ang sinabi, kaya pumunta tayo dito sa sasakyan. So, kakabili lang ni sir, wala pa isang buwan. Ngayon, upon check up, nakita ko mga sir, dito pa lang, hindi ko pa hinawakan to ha. Tinignan ko pa lang yung kanyang, dito, socket. Sa socket niya, medyo gastado. Ayan o. Medyo natatanggal na yung socket. Ito, natatanggal na yan. Ito, binunot ko na mismo to. Hindi na sumasama nung hinigit ko. Ito, nakatanggal na rin to. Tapos ito, yan, ayan o, itsura. Nakatanggal na rin. Pero sa base wall pa lang yan. Ibig sabihin, nagalaw na siya. So, wala namang problema doon kung nagalaw na. Okay lang naman yun. Ngayon, pan-check up ulit, ilalim, tinignan natin yung transmission. Sa tingin ko, transmission nito nagpalit. Hindi ito stock. Yan, yung gilid, yung beta gray, pula to, pula dapat. Dapat yan sa stock. Pula o, taram ko, pula to eh. Pula o di kaya, ano, parang, basta ganun, hindi siya ganyan na kulay. Tsaka hindi ganyan kakampat. Kampat yung style. Tapos, isa pa, sa nakita ko, pagka bumili kayo sa sasakyan, isa din sa titingnan nyo yan. Una, yung mga dugtungan na yan, yung ginamit na beta gray. At, yung dugtong ng makina. Ito yung sinasabi ko. Yung kulay dito sa makina, yung puti. Yung kulay ng transmission, itim. So, kung parehas na kanya to, dapat parehong kulay yan. Hindi siya tuton. Puti, itim na siya. Ayan o. Tapos, yun ang pangalawa, napuprove pa natin dahil sa pandugtong na nilagay sa beta gray. Dito sa ilalim, yung makina hindi gaano madumi doon sa ilalim. Hindi naman nagpa-detail to. Pero yung transmission, napakadumi. Yan o. Sobrang dumi niyan sa ilalim. Tapos may tagas-tagas pang konti. Ngayon, pinagawa ni sir sa atin, yan, may mga marker na dapat di siya nagalaw. Ngayon, pinagawa ni sir sa atin kasi baka daw ganito problema. So, sa ganitong issue, na-encounter ko to, ang nasisira dito, tingin ko ilalim. Kung hindi naputol ang flex nito sa loob, dito mismo sa ibabaw na yan, pailalim. Kung hindi naputol ang flex nito, ano to, transmission mismo, sira. Okay? So, kaso bagong palit, kaya muna mag-iisa-isa tayo. Lahatin natin. Troubleshoot natin lahat ng electrical. Sa transmission yan, dito, pababa doon sa ilalim. So, i-check natin lahat yan. Pati, wala namang fuse yan. Wire to wire na yan. Tapos, nagkakaroon lang sila ng program dito sa computer box. Diyan lang nagbabago. Okay? So, bagong palit. Ito ang turo ko sa inyo. Pagkabagong palit, kung automatic transmission, silipin nyo. Kung gusto nyo yung stock lang yung sasakyan, tingnan nyo ang transmission. Kung ganyan ang kulay, puti-itim, ibig sabihin nagpalit na yan. Kung ayaw mo ng ganyan, huwag mo nang bilhin. Kung duda ka. Okay? Kung duda ka at kung alam mong ganyan ang itsura, ibig sabihin napalitan yan. Pag napalitan yan, ibig sabihin may problema. Pag may problema yan, ibig sabihin kung nagamit mo siya, baka sa isang buwan lang, nyari, okay yan, tinakbo mo isang linggo. Pagdating kasi ng isang linggo niyan, pag lumabas ang problema, isang buwan lang, lalabas talaga yan. Kasi nagpalit na ng transmission. Hindi stuck ng sasakyan yung transmission. Sa troubleshooting, mas mahirapan ka pa. Bakit? Sa mileage niya, mataas. Sa mileage nito, baka mas mataas pa. O di kaya, hindi talaga sila pareho. Kasi kaya nga nagpalit. Dahil may problema. Okay? Hindi naman nasusunog basta-basta transmission na nagliliyab eh. So, yung tingnan nyo. Yung makina at yung transmission, dapat hindi tuton. Tapos, hindi dugtong. Kasi hindi mo alam kung na-rebuild yan sa loob, sumablay yung rebuild, or may sira na sa loob, pasira pa lang sa loob, nabili mo, pagdating ng 1 week o 1 month nga sabi ko sa inyo,
sa inyo tatama, mas malala yon, mas mabigat. Okay? So ito, troubleshoot natin to mga sir. So sa mga bibili ng sasakyan, no, automatic transmission, yan ang tingnan nyo. Kung masailan kayo, or baguhan lang kayo, or magdududa kayo, or may duda kayo sa mga ganitong sasakyan. Huwag nyo lang bilhin kung ayaw nyo ng ganyan setup. Kamukha nito. Okay? Troubleshoot natin. Yung box kasi repair na. Yan. Tinignan ko yung box. Maganda, pulido pagkagawa. Yan. Pero hindi ako gumawa nito. Nakita ko lang, binuksan ko lang. Hindi naman ako gumagawa ng box eh. Yan o. May nagawa na niyang mabuti. So, hindi ko alam, pero nagawa na, pero sira pa rin. Nandun pa rin yung sira. Kaya ito, troubleshoot natin. Electrical, electronics, wire to wire. O saan man, baka kasi mechanical na mismo talaga problema. Okay? So, sa presyong ganito, sa pagbuo ito mga sir, pagbuo ang sasakyan na to, medyo may kamahalan. Pero pag ganito ang sira nito, hindi na bibili ito ng mahal. Baka, nako, matatakot pa ang bibili nito. Lalo pag baguhan. Ayaw marangkada eh. Tapos, maalog na siya. Okay, troubleshoot natin. Yo mga sir, ito na, naikabit na natin lahat, naipit na natin. Ito lang, air filter lang, hindi ko binalik. Air cleaner. So, para open, madali siya ito, troubleshoot. Ngayon, testingin namin. Okay lang yan ang walang ngayon. Okay lang yan. Positive, negative. Naka, ano na yung battery, on natin susi. On. So, nakabukas. Kanina sir, bakit mataas temperature nito? Ginamit mo to? Ah, oo. Eh, pinandar ko. Ah, pinandar mo lang. Start tayo. Pinapaandar ko rin naman to pag okay. Hindi ginagamit. Reverse natin mga sir. Yan. Reverse. Wala namang alog. Neutral. Drive. Wala yun eh. 1, 2, 1, drive, neutral, reverse. Walang kaldag. Okay, walang kaldag, pero may fault code. Tatakbo kami ni sir, babasahan ko kung tumatakbo. Okay? Yun mga sir, naka-live data tayo. So, data is good. May fault code. Sabi yung fault code niya. Fault code. Hindi ko binura yun eh. Baka nawala. Hindi. Sige, tara. So, focus tayo dito. So, saan siya bumitaw? Tapos, anong fault code na ibibigay? Okay. Matras. Ano, matras. Okay. Matras kami. Hindi malapit na lang. Ayan. Matras. Patatakbuhin namin ng 30. Okay. Yan, mga sir. Okay daw, sabi ni sir, pagka ganito. So, gumagana pa siya, pumapasok pa. Mamaya, mag-o-off na yan. Second gear. Shift sa third gear. May third gear na yan. Wala, di ba? Yun, third gear. Galdog yung third gear, pero mahina lang naman. Malalaman na agad yan kung naka-third gear dito, makikita natin. May DTC siya isa. Naka-second gear, naka-second gear. Bumababa naman. Apo, bumababa. Naka-second gear siya dito. Naka-third gear. Eh, isa pa, pang fourth gear. Kasi naka-third gear pa siya mga sir. 40 fourth gear yan. Second gear down. Hatawin namin to isang hataw. Meron ba dito? Meron. Yan. Libre yan. Yan. C6. Yan. Hinataw ni sir. Pumasok na second gear. Pumasok na third gear. Pa-fourth gear na kami. Approach. Pa-fourth gear na... Isang piga na lang. Yun, pumort gear. Port gear na siya. Okay, balik na ulit. Third gear. Yun, gumana. Ayos. Sige, hatawin lang to ni sir. Kasi gusto doon niya hatawin. Yan. Yung shifting natin is good. Yan, second gear. Downshift.
Sabi kasi ni sir dito, pag akyat lang daw niya doon sa tulay, wala na, uuga na. Tapos wala na, hindi na magano si ship, naka third gear na. Tapos yung e-commode noon, laging patay yun pagka ganun. Umpisa lang meron yun. Kahit nakahataw ka, nakapatay ang e-commode. Yun, yung e-commode, nakahilaw pa. Kahit naka fourth gear kami. Yan, third gear si sir. Naka third gear. Okay, third. Second gear, bumataw. Okay, bumira. Third gear, pumasok. Hindi makaya. Puro paliko-liko yung daan yan. Paliko. Hindi makahataw. Doon sa C6 to. Yung mahaba. Hinataw na ni sir. Second gear. Third gear. Ramdam mo naman eh, no? Oo. Oh, pumasok. Okay. Okay. Kaya mga sir, naka second gear kami, aahon kami ng bundok. Ayan, aahon kami dito sa tulay. Ayan, yung sabi ni sir na umahon. Pag umahon daw, nagti third gear. Ayan, aahon. Pero tingin mo sir ngayon, parang kaya, no? Mukhang kaya, mukhang okay siya. Mukhang okay siya. Okay na talaga. Mukhang okay. Kasi ang electric, oo. Unang bili ko, ganito eh. Okay. Palatandaan ko yan na naka-on yung ECU. Ah, nag-eco. Eco mode yan, economy. Kasi nawawala yan eh, namamatay. Pag namatay yan, wala na. Wala na. Oo, tapa ka na dun. Okay, so naka third gear kasi naka-approach na kami ng 30. C6, tawin. So subukan ni sir. Yo mo sir. So, stock third gear na si sir. Oo, tabi mo. Yung speedometer hindi gumana. Okay. Yan, okay. Output sensor. Yun. Ngayon, tabi mo lang. Diyan sa may puno na mangga. Dito? Oo. Pero naka first gear si sir. Ayan o. First gear. Hindi siya third gear. Okay. Off lang. Scan natin to ngayon mga sir. Yan mga sir. Basahin natin trouble code. Back. Back. Hindi gumana yung output speed sensor ni sir. Okay. Dumapa. Scan. Scan din natin ulit. Auto scan. May sample code. Torque converter class. So kanina ba to clear natin yan? Yes. Para makapasok yung isang fault code. No fault code. No fault code dito. Punta tayo dun sa... Dito tayo sa model. Asia, Hyundai. Diagnose, manual. Okay. Europe, RB. Next, yan. Quick test. Scan muna. 85. So, wala pa siyang lumabas sa fault code. Yan. 100. Pero walang lumabas na fault code. 100. Walang fault code. Okay. Yes. System select. Automatic transmission tayo. Okay. Data list. Yan. Start mo, sir. Okay. Pumistart si sir. Gumana yung input. Gumana lahat. Yung bulb. Sige, sir. Takbo ka daw. Tignan natin. One. Naka first gear. First gear. Hindi gumana. Ayun. Gumana naman yung output. May output na to. Ah, zero. Naka zero talaga. Okay. Confirm to. Sira output sensor. Output sensor. Oo. Ayun o. Walang reading.
Meron ka ba na? Wala sir, pagpalitin natin yung output mo ngayon tsaka input. Subukan natin. Okay. Kailangan pa ba yung U-turn? Andiyan na, sa unahan. Sige sir, bigyan mo na maganda takbo. Yung... Ayaw mag-shift? Ayaw mag-shift. Walang output sensor, ayaw mag-shift. Ay, ito na, no? Oo. Ayaw mag-shift dahil walang output sensor, walang data, input lang. Pagpalitin namin ito ngayon, malalaman natin. Okay. So, yun mga sir, naka-1. Stock si sir sa 1, ang pagka-minanual. Dito, sa reading natin, sa actual, yung input meron, ang output ang wala. Ayun o. Pagpalitin ko yan, pag hindi gumana, palit si sir ng output niyan. So, okay. Dahan-dahan lang, sir. Ayun o. Dapa na mga sir. Dalawang klase yan, oh. Dalawang klase yan. Pwedeng bumigay dun sa computer box or bumigay dun sa mismong sensor. So pagpalitin natin tapos tingnan din natin yun. Ayun ang ayun. Okay. Yung mga sir, tinanggal natin yung input at output yan. Pagpalitin natin ito mga sir. Ayan, tingnan natin kung saan yung bumibigay. Okay. So saksak natin yung wirings. May dugtong. Pero hindi muna natin yung titingnan. Ito muna bago tayo mag-wirings para hindi gano'ng ano. Isa lang yung tracing. So, mga sir, naipagpalit na natin mga sir yung, ano, yung sensor. Ayan, may reading na siya. Engine RPM, input siya, output siya. Parehas yan, dapat may reading. Hindi siya dapa. Ayan, output o may reading. Tapos yung input may reading din. Ayan, yan dapat. Kasi magkakaroon ng, magbibigay ng data yan sa computer box. Na magsisignal na ano, gagana na siya o hindi. So, hindi po computer box ang sira nito sa sakyan ni sir. Kaya hindi lahat ng ano, ganitong problema ay computer box. Kailangan i-diagnose talaga. I-scan ang diagnose niya po. Okay. I'm going pa yung test drive namin mga sir. Yan mga sir, nagte-testing pa kami. Yan. Yung data, yung reading namin. Ah, sige lang sir. Yan, may reading pa rin yung input tsaka output. Yan. Namili ko si sir. Naka-eco mode. Naakyat kami kasi dyan yung kung lumagatok kanina. Sa ta. Doon na, no? Lampas ng tulay, no? Lampas ng tulay. Lampas ng tulay. Kailangan iinit na ang input shaft niyan. Para gawin. Ah, sige sir. Sige na po. Sige na po. Okay na po. Okay, sige, sige. Yun. So... Normal ba yun? Normal. Pasok yun. Ramdam mo talaga yun pag pumasok. Lalo second gear. Huwag lang yung... Tuk-tuk! Tapos pumasok nga. Pumasok pero double impact. May abante, may atras. Okay? Yan. So normal pa reading niya ngayon mga sir. Nagpalit ako ng input at output sensor. Pinagpalit ko sila. Binunot ko ulit. Normal reading. Kung nakita niyo, kung nakamonitor kayo, meron siyang engine RPM. Maganda ang engine RPM niya. Saka naka-uniform silang lahat. Oh. Ang ganda ng data. Sana hindi ito magbago pagdating dito sa taas. Saka yung socket din kasi ni sir, naglulus. Yung socket, yung wirings kasi on time yun dapat pag start na dyan na kaagad. Pag sensor sira, yung mismong talagang worn out na o talagang open na siya o short na siya. Antimano pag start, meron na kaagad siya. Yan, tumatakbo kami. Mga ilang kilometers na sir? So good reading yan. Nagpapalit-palit yung transmission. 2.2 kilometers. Alright, so matutulog muna ako, kahaba ng C6. Yung tatakbuhin namin. So, kanina nag-output speed sensor yung problema. Pinagpalit ko. Baka naglulos o nagano yung contact. So, lumampas na kami sa C6 pa rin, pero nasa Taguig na kami. Nakalampas na kami doon sa may tulay na ano, masyadong malayo na. Aabot na kami doon sa may Bikutan, malapit. So, dulo rin to yan. Buo yung reading yan, naka-approach kami, nasa Portugal kami naka-stock, naka-permiss yan. Hindi naka-stock, naka-permiss kasi mataas na kami. Tapos, yung input at output namin, permiss ang reading yan mga sir, hindi bumitaw. Yung pinagpalit natin. Nakakalito, yan. Oh. Buo. Input, engine RPM, input, tsaka output siya. So, kanina, bumagsak talaga yung output. So, painitin natin, baka kasi nag-overheat na yung sensor. Eh. Pinagpalit ko lang yung dalawa. Pinagpalit ko muna to confirm para ma-identify natin kung saan talaga bumigay doon. Pero hindi pwede yung ganun-ganun lang. Kailangan natin dito yung palitan na talaga siya. Kasi pag uminit, mag-overheat, baka ganun mangyari. Okay?
So, tuloy-tuloy pa rin reading. So, baka liliko na kami banda ron. Malayo na to. Hindi kami nag-stop. Alright. Let's try. Mabilis pa rin naka-ano kami. So, control lang si sir. Naka-40 lang. Pero naka-port gear na yan. Yan. Naka-port gear. Minor. Alright. So, pabalik na kami. Doon ka na mag-u-turn siya. Bawal yan. Bawal. No, bawal. U-turn yan. Yun, nakaliko na kami mga sir. Tapos dito sa data namin is huwag kang mawala, asa nang ka na. Ayun, yung data namin sa output tsaka input, buo pa rin. Yan, buo pa rin. Hindi bumitaw. Ang kaso lang, walang tornilyo yun. Hindi pwedeng may tornilyo dahil malayo yung isa. Isa naman masyado malapit. Pwede rin, i-re-revolt. Ano ba? Yung butas. Ano yung English ng butas? Rehole. Oh, lagyan natin. Pero dahil may o-ring siya kaya makapit. Yan oh. Buo ang reading lahat. Gumagana lahat ng transmission, yung torque. Gumagana. Isang hataw nga diyan, sir. So naka-port gear kami. Ay, hinataw ni sir, naramdaman ko. Yan oh. Naka-port gear. Naka 50 approach na 60 yung takbo namin. Yan oh. So may 60 si sir. So may 60. 60 na daw si sir. Baka mag-80 pa yan. So, yun. Pauwi na kami. So, solve na to mga sir. Alright. Hyundai Accent 2012 automatic transmission. Pag tumatakbo, saka nagli-limp mode, kumalabog, wala nang speed sensor, yun ang problema na sir. Alright. Automatic works. Yun mga sir. So, good reading pa rin tayo hanggang ngayon. Yan. Mag-asawa pa rin silang tatlo. Love triangle sila. Buo pa rin yung mga reading nila lahat. Yan, magla-love triangle yung tatlo. Baka pwede nito kasi wala na masyadong. Oh, yan. Dito sa gilid-gilid ka. Input speed, RPM, yan o. Oh. Mag-asawa sila. Oh. Goods lahat yung reading nila. Ngayon, opo, magpapatay si sir para i-confirm namin. Off muna aircon. Yan. Tapos off si sir. Tak. Ipapatay mo na tapos start ulit. Yan, start. Alright, so naka-start na. Susubok ulit ni sir. Yan. Takbo, okay, good ulit. Love triangle ulit sila oh. Good. Okay, meron ulit. Yan mga sir, ang reading nila buo ulit. Yan na. May reading ulit silang tatlo. Yan. Okay, so approach ang eco, hindi pa rin nawala. Alright. Wait, takbo lang ng takbo. Uwi na kami mga sir, pauwi na. Mahaba na, inubos na namin yung buong C6. Pabalik naman. Sir, nakauwi na kami sa mahabang ano, mahabang test drive. Yan. So, input, yung input meron talaga yan pagka naka-standby. Okay, so fault code, read ulit tayo ng fault code, read trouble codes yan. Galing tayo si scan and trouble code. Dito output tsaka P07 po. No fault code present. Okay. Okay na. So tapos na to mga sir.